Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Eh, nagbabalik na naman ako para updates kayo sa another vlog. For today's video ay magkakaroon po tayo ng update sa Dirty Kitchen ng ate ko. At syempre mga ka-viewers, may i-share po ako sa inyong good news. Oh, diba? May extra pa tayo sa likod. After po natin sa bahay ng ate ko ay pupunta po tayo sa lupa. At after nun ay magkakaroon po tayo ng onting kainan dahil magse-celebrate po tayo ng 68,000 subscribers. Hindi ko na po papahabain ng ating intro. Punta na po tayo sa bahay ng ate ko. So, let's go! And now mga ka-viewers, punta lang tayo sa bahay ni ate. Pakita ko po sa inyo yung pinagawa nila sa kanilang Dirty Kitchen. And now mga ka-viewers, ito na po yung pinalagay nilang fixed window. Ayan. Then, ang pinalagay po pala dito ay jealousy po sila. Diba? Ganda. Sarado natin. Para at least ay may papasok pa rin pong hangin. Tapos pag uulan, sasarado na lang po yan. Para at least hindi na po papasok yung tubig dito sa loob ng dirty kitchen nila. Ito mga fixed window po ito. Ayan. Then mga ka-viewers, punta tayo dito. Yung door po ay ganito na po siya. Ayan. Bali, aluminum white coated po ito. Tapos, pakita ko po sa inyo yung front na. Oops. Ayan. Pakita ko sa inyo yung front. Ganito po yung itsura niya. Ayan. Diba? Ang ganda po. At least, hindi na po makakapasok ninyo langaw at hindi na rin po visible ang kanilang dirty kitchen from here. Nakakover na. Tapos, mga ka-viewers, ang inabot po niyan ay mga nasa 7,000 po yung pintuan saka po ito. Ayan. 7,000 din po ang inabot niyan. And now mga ka-viewers, since tapos na po tayo na ipakita ko na po sa inyo yung dirty kitchen po ng sister ko, punta naman po tayo sa lupa ko at sa lupa po ng bayo ko. At doon may kikwento po sa inyo at isi-share ko. Sa mga bago po natin viewers, ito po yung lupa po ng sister ko at ito naman po yung sa akin. Tapos mga ka-viewers, for temporary, ay pinabakad ko muna po ng roof yung aking front ng lupa. Ayan. Tapos mga ka-viewers ay papasok tayo ngayon dito at ipapakita ko sa inyo yung itsura niya ngayon. Pasok po tayo. Kung napapansin niyo po ay napakagulo ngayon at i-explain ko po kung bakit. Kung napapansin niyo po mga ka-viewers, sa background ko po ay meron po dito mga gamit. So ito po ay gamit ng isang pamilya na lumapit po sa amin at kinupkop po namin kasi wala daw po sila matitirhan. To be honest po, hindi po namin sila totally kakilala pa at hindi po namin sila relatives. Kaya lang po dahil na-experience din po namin yung panahon na walang-wala po kami. Kaya ayan, naawa po kami sa kanila at nag-decide po kami since bakante naman po itong lupa ko at wala naman pong gumagamit ay pinayagan po namin sila dito magtayo ng barong-barong po na bahay for temporary lamang po since wala pa naman po akong planong pagawa dito at ayun ay binabayaran ko pa din po ito that time. Kaya ayan mga ka-viewers, no, ngayon po pala sa tagal po habang tumatagal pala, no, doon nyo po pala makikita yung katotohanan. Kaya po hindi kami nagpaalis, sila pang kusang umalis dito. Sa ngayon mga ka-viewers, wala po kaming alam or idea kung kailan po sila babalik para kuhanin po itong mga gamit na ito, pero kami po ay willing na mag-antay at ibalik po itong mga napundar nila kasi ito po ay sa kanilang sa kanila po ito at wala po kami pagmamayari dyan. And then mga ka-viewers, na-share ko lang po yung kwento, no? Ngayon pakita ko lang po itong kanilang barong-barong po na ginawa dito sa lupa. Ayan po mga ka-viewers, na pagpasensya nyo na kung magulo po kasi ay mag-iisang buwan na din po sila magmula nang umalis sila dito sa lupa ko. Ngayon mga ka-viewers ay mag-proceed po tayo sa good news. Gusto ko muna po magpasalamat sa inyo kasi umabot na po tayo na 68,000 subscribers. At ito pong lupa na ito ay katas po ito ng ating pag-YouTube. At syempre dahil po sa suporta ninyo ay nakabili po tayo ng lupa. So ito po mga ka-viewers ay hindi ko po ito minsanang binayaran. Hinulugan ko po ito. Una po ay nag-down payment po ako tapos monthly po ay naguhulog ako, no. Kaya ito mga ka-viewers, finally nakuha na po natin yung ating titulo ng lupa. Ayan mga ka-viewers. So ito po ay unang pundar ko. Talaga mga ka-viewers, nakakatuwa isipin na magkakaroon po tayo ng ganito kasi dati po ako nagtatrabaho sa Manila at talagang nung nag-resign po ako doon at bumalik ng Pampanga,
nagwo-worry po ako ng sobra. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? Paano kaya ako kikita dito? Paano ako magtatrabaho? Ayun nga po, ang lesson dito, hindi dapat natin pinapangunahan ng mga bagay-bagay. Bagkus po ay magtiwala lang tayo sa Kanya. At Siya na pong bahala kung saan niya po tayo dadalhin. Kaya ito po mga ka-viewers, nagkaroon po ako ng trabaho dahil sa inyo, dahil po sa pag-support niyo sa aking channel, dun po ako kumita at dito po ay mayroon tayo na pundar na lupa. Para po sa nabili nating lupa mga ka-viewers, ang sukat po neto ay 150 square meters po at ang naging presyo po neto nung una ko siya binili ay 250,000 pesos at mahigit isang taon ko din po itong hinulugan at finally nga po gaya ng pinakita ko sa inyo ay nakuha na po natin yung title nito at sa atin na po ito nakapangalan. And ngayon mga ka-viewers, kung napansin nyo po ay napaka kalat po no kasi syempre gaya po na sinabi ko may tumira po dito at ayun hindi po na maintain yung kalinisan kung saan-saan lang din po tinambak yung mga gamit po dito. Yung iba po dito gamit din po namin yan kasi yung lupa din po namin doon sa bahay 150 square meters lang. Yung iba po hindi namin ginagamit ay dito po namin inilagay muna. Ngayon ay iter ko po kayo dito. No? Kung napapansin niyo po, meron dito dating kulungan ng manok kasi yung tumira po, nag-alaga sila ng manok para at least ay meron po sila makakain dyan. Ngayon, syempre, wala na po yung manok, nakain na. Tapos mga ka-viewers, ay nag-decide po kami magpahukay para dito po itambak yung mga basura po dito na alisin po namin. Kasi po, ay ayun, makalat po talaga. Kaya nagpahukay muna po kami ng basura dyan. Tapos ngayon mga ka-viewers, ay nagtanim din po ako dito ng saging for temporary. Then, dito, ito pa po mga saging. Yung mga talong po na nakikita nyong yan, ang nagtanim po dito yung tumira po dito sa lupa. So, mayroon po tayong talong dyan, okra, and gabi. Tapos dito naman po, itong mga nakikita nyo po mga halaman na ito. Ito po ay halaman po po ito sa dati naming bahay. Sa bahay po na ate ko, dito muna po nilipat yan. Tapos, magkakaroon din po yan ng purpose soon. Kaya abangan nyo po, no? Tapos, ito po mga ka-viewers, mga okra din po ito. Marami-rami po, oh. May mga talong pa. Namumulaklak na din po yung mga yan. Tapos, meron din kamatis at petchay. Ayan, yung mga tinanim po nila dito, no? Ganyan po kalaki ang ating lupa. Since nailibot ko na po kayo dito sa aking lupa, ay i-update ko po kayo kung ano po yung magiging plano ko dito. Sa ngayon po, ang kailangan ko munang gawin ay malinis muna po yung mga paligid para hindi naman po makalat tingnan. Kaya ayan, don't worry po, magkakaroon tayo ng updates para po sa next plan nito. Ngayon po, ang gagawin naman po natin ay ipapasyal ko kayo dito sa lupa ng ate ko at tignan po natin yung pagbabago nito. So, let's go. And now mga ka-viewers, ay pasok na po tayo sa loob. Papakita ko po sa inyo yung bago na dagdag dito sa kanilang lupa. Kung napansin niyo po, ang tataas na ng mga damo. At ito po yung mga puno, malalaki na. Yung mga aratilis po. Ayan, di ba? Tapos may bago din silang aso. Ito po malunggay. Then ito po yung dating pintuan na sa dirty kitchen po nila. Di ba po, open po siya kaya nakakapasok po dyan yung mga insekto, pusa, at kung ano-ano po. Kaya pinilitan po na cover po na mas maayos yung dirty kitchen. And dito naman po, nagtanim po dito ng manggang kalabaw. Then, ipapaya po, ang daming bunga. Oh. At itong kamyas, mataas-taas na din po. Tapos, ito pong saging. Ang liit lang po niya, oh, pero kumamunga siya, diba? Siksik at madami po talaga. Okay, ito po yung bagong aso natin. Or ba, aso po nila si Tiny, ang pangalan. English Labrador po yan. Ito po si Kosa. Ayan na po si Kosa, oh. Kosa. Pwede naman. Dito yung kakagatin niya ni Kosa. Ayan. Sige, hindi. Huwag na tayong pumasa. Pakita ko na lang dito. Ito po yung maibo na ni Bayaw. Ayan. Diyan tayo papasok ha. Sa ibang araw na lang. Ayan. Yan lang po yung updates dito. Na malalaki na po yung mga puno. Nagsitaasan na. Tiny! Tiny! Tiny!
And now mga ka-viewers, andito po tayo sa Pagmaragol at dito po tayo magse-celebrate at kakain kasama ang aking pamilya. Bali mga ka-viewers, buffet po ito, at least 250 pesos po per head yan. Ito po meron silang chicken teriyaki, sisig, ayan, then asado. Tapos meron din po silang mga crablets. Pakita ko na lang po sa inyo yung mga pagkain po nilang ina-offer dito sa Pagmaragol, no? Then, pritong tilapia, pork adobo po. Ayan, tapos meron din po nitong parang crispy fried na talong. Then, ito po ay caldereta, adobong pusit, chop suey, and adobong balut, at kalyos po. Ginawa po natin ngayong araw. Gusto ko lang po muna sabihin sa inyo na ito pong vlog, ang purpose po ay hindi para magyabang, kundi share ko lang po sa inyo para may ideas po kayo kung saan ko po dinadala yung kita sa YouTube, at syempre ay maka-inspire din po sa mga fellow natin viewers dyan kung paano nyo po papahalagahan yung kinikita nyong pera. Kasi sa totoo lang mga ka-viewers, ito pong pag-YouTube, hindi ko po siya nakikita as lifetime, kasi hindi po natin masasabi kung hanggang kailan po may support ka sa atin. Pero mga ka-viewers, at least yung kinikita po ay dinadala po sa mga bagay na alam natin good investment, kaya ito po, no? Ngayon mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain pa. Again, maraming salamat po ulit sa suporta ninyo. Hindi po dahil sa inyo, hindi po tayo makakapunta ng lupa. At ayan, magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat po ulit sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!